Sa TikTok video na ito, aakalain mong nagkakatuwaan lang ang magbabarkadang ito. Nang ang isa sa kanila naglabas ng sinulid. Wait lang! At inipit ang balat sa braso ng kanyang kasama at biglang... ang bahagi ng balat na hinila ng sinulid... isa pa lang pulugo! Aray! Braso mo yung para hindi kumalat. Ang nanghila ng sinulid sa video, ang 21 anyos na si Nelson. Patawaan lang ko yung pag-video na yun sa kayong pag-alis. Nakita ko po kasi may kulugo po siya. Sabi ko, alisin ko po. Ayaw ko, sabi ko ng alisan ko ng kulugo. Ayaw ko yan, huwag ka matakot, hindi naman masakit yan. Ayun, pinakuha ko po ng sinulid, saka yun po, inalis ko po. Wait lang. Lakas loob kasing ipinatanggal ng kaibigan ni Nelson ang kulugo niya. Aray. Ang sinulid technique, natutuhan niya raw sa mga kamag-anak. Po, nakita ko po yung pamilya ko din sa mga pinsan ko po na nag-aalis po sila ng kulugo. Wala naman daw nangyari sa kaibigan matapos tanggalin ang kanyang kulugo. Agad din daw nilang nilagyan ng alcohol ang sugat. Dapat po yung bawal po kumalat yung dugo kasi po yun eh, para maghahawa siya. Wala pa naman po akong nabalitaan sa amin na namagana sa sinulid po kaya sa paso ng sigarilyo. Sisiyo na raw sa kanila ang pagtanggal ng kulugo. Mismo kasing si Nelson, suki ng kulugo. Kung ano-ano raw kasi ang nahahawakan niya kapag gumagawa at nagtitinda ng parol. Katunayan, hindi nga lang daw sinulit ang kanilang kulugo alis technique dahil kung minsan, idinadaan nila ito sa pagsunog ng kulugo gamit ang sigarilyo. O kaya naman ay ang pagdikit ng sinindihang posporo. At pati paggupit sa kulugo gamit ang nail cutter. Naman ba ako natatakot? Alam ko lang po sa sarili ko na okay lang po ito. Sinulid lang naman po yun. Saka kulugo lang naman po mismong matatanggal. Pero babala ng dermatologist na si Dr. Charmaine Soon, lubhang delikado ang mga ganitong paraan ng pag-aalis ng kulugo. There's also the risk of infection. Tsaka ang cigarette po, syempre meron po tayong mga chemicals dyan or mga tinatawag natin na carcinogens. Syempre parang yung mga toxic substances na yun, pinasok mo pa sa loob ng balat. Pag ginamit mo yung nail cutter, it means may wart po or virus na natira doon sa nail cutter. So pag ginamit mo yung nail cutter, pwede mo siyang ispread to other, let's say, fingers or toes. And then what if may nakishare pa ng nail cutter? So pwede mo pa siyang ishare sa ibang tao yung warts. Alam mo ba na ang kulugo o warts ay hindi po bakterya? Kung hindi, isa po itong virus. At ang virus na ito ay HPV o human papilloma virus. At ang siste, kapag ho nagkaroon tayo nito sa ating balat, pwede mong maipasa ito. Pwede ka na maging carrier ng kulugo para sa ibang tao. Pwede po siyang mag-transfer from contact to contact. So, ibig sabihin yung balat ng isang tao, so na-touch niya yung isang tao, pwede pong magpasahan ng warts or yung virus. Pwede rin po na sa balat, tapos pwede pong, let's say, may infected surface. So, pwede pong, let's say, table, tapos yung pala may wart na virus na nandoon, tapos nahawakan mo siya, so pwede kang mahawa. Mas madaling na ipapasa ang HPV na sanhi ng kulugo kung ikaw ay may open wound o sugat. Madalas magngat-ngat ng mga daliri at kung may mahinang resistensya para labanan ang virus. 55 pesos. Ayan. Ang online seller na si Luzette, hindi mga customers ang nahakot para mag-mine, kundi mga kulugo. Umabot na siya dito sa mukha, dito sa sa pisngi, tapos dito sa noo, dito sa may dito sa may liig, hanggang sa dibdib. Marami na siya. Ang kulugo ni Luzette nagsimula lang daw sa kanyang liig. Pero dahil maliit at iisa, binaliwala niya ito. Pero ilang taon ang nagtagal mula sa isa, naging dalawa.
hanggang sa tila nanganak at kumalat na ang kulugo sa kanyang mukha at dibdib. Parang nahihiya na rin ako sa tao dahil pag nagdadamit ako na yung sleeveless, hindi na pwede. Tsaka yung kailangan parang yung damit ko, yung parang yung collar niya nakaano talaga sa leeg para hindi siya makikita, pati yung sa mukha ko. Ang solusyon noon ni Luzette, ang mga nauusong anti-warts na pamahid. Pero ang kanyang mga kulugo, tila hindi raw tinatablan. So hindi talaga siya umiepekto dun sa ano ko. Parang wala lang nangyari, ganun lang. Kaya si Luzette sa kusina na nang hingi ng rescue. So pinanood ko rin na ano daw, dikdikin yung bawang, tapos lagyan yung pinaka ano ng warts. Nilagyan ko siya ng scotch tape, isa-isa. Mainit kasi, sobrang init na, tinanggal ko. Ngayon, pagtanggal ko, lumubo yung balat. Bumili ako ng apple cider, tapos, yun nga, nilagay daw sa bulak, tapos ididikit naman sa ano. Binamad ko yun ng gabi, umaga ko siya tinanggal. Tapos, ganun pa rin, walang nangyayari sa warts ko. Dahil wa-epek ang kahit anong pamahid at home remedies, nagpa siya na si Luzette na pumunta sa isang aesthetic clinic para ipa-cauterize o ipasunog ang kanyang mga kulugo. Ayon sa eksperto, mainam daw ang cauterization para masigurong mamamatay ang virus. Kung ang pinag-uusapan po ay flat warts, so kadalasan nasa mukha po yan, so the most common way to treat it is through electrocautery or parang sinusunog po siya. Matapos ang 5 oras na pagsusunog ng kulugo at 1 linggong paghilom ng mga sugat, si Luzette tuluyan na siyang nag-let go sa kanyang mga kulugo. Hindi ka na nahihiya, hindi ka na nag-alala na may makita pa sa'yo na mga ano. Kailangan talaga, kung meron kayong mga warts, huwag nyo nang padamihin at huwag nyo nang patagalin kasi lalo kayong nahihirapan, lalo kayong nai-stress sa kakaisip kung paano siya mawala. Ang solusyon talaga yun, magpaderma talaga kayo. Ang kulugo hindi na bago, kaya marami rin ang haka-haka tungkol dito. Isa na rito ang paniniwalang tutubuan daw ng kulugo kapag nadikit o naihian ng palaka. Dok, totoo ba? Hindi po totoo yun. So I'm not sure kung saan po siya nanggaling. Pero ang wart po ay nakukuha po either sa ibang tao or sa bagay na meron po nung virus. So wala po siyang kinalaman sa palaka. Eh, ang mga matatanda, mas madalas nga bang tubuan ng warts? We don't really see that much. So, pero theoretically, pwede po. Kasi mas mababa nga yung immune system nila. So mas hindi po napupulis yung mga virus. Dahil lubhang nakakahawa ang skin infection na ito, prevention is the key. Importante po talaga naghuhugas ng kamay. Kasi pwede po talaga tayo maghawaan. And then maganda rin po na nagsusuot po tayo ng chinelas. So remember, pwede pong yung mga infected surfaces. So kailangan po talaga na to wear proper footwear as protection. Panatilihin ding tuyo ang mga kamay at paa para hindi pamahaya ng virus at bakterya. So mas mabuti pa rin po na magpakonsulta para tama po yung treatment na mabigay ayon po doon sa anong klaseng wart na pinapakita niyo doon sa doktor. Ang kulugo, gaano man kaliit, hindi nanganganak pero dumadami. Kaya ipatingin agad sa eksperto at huwag sumubok ng kung ano-ano. Para ang kutis, back to kinis.